갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Hello guys, good morning. I'm Dex and welcome again to my channel. And today guys, it is December 26 and it is our day 3 here in Osaka. Ngayon naman guys is pupunta tayo sa Kyoto and ang mga pupuntahan naman natin sa Kyoto is Arashiyama, Fushimi Inari, tsaka Kiyomizu-dera. So, let's go! So, nandito na tayo ngayon sa Arashiyama and from Arashiyama ko and maglalakad tayo papunta sa may Bamboo Grove. So, kailangan natin magtanong kasi hindi ko alam kung saan yung papunta. Ohayou gozaimasu. Ruto ha, hidari. So, tara. Nakakatawa naman to. Medyo lumalabig na. Kasi bukod sa snow is malakas din yung hangin. So, along the way, papunta sa may Arashiyama Bamboo Grove is madadaan na natin yung Randen Arashiyama Station and nasa likod nito yung Kimono Forest. Bali, ayan yung itsura ng Kimono Forest sa gabi. And ang sabi dito is 600 poles yung nasa loob. Bili tayo ng mask na to and kasi maganda siya sa picture. Medyo mahal nga lang siya kasi 1,300 yen pero minsan lang naman. So, nandito na ako ngayon sa may Arashiyama Bamboo Forest and maganda yung punta ko ngayon kasi wala masyadong tao. And also, maganda dito mag-picture for Instagram and also, marami din dito mga nag-shoot na pelikula gaya ng Samurai X. And also, pwede rin kayo mag-rent ng mga kimono para habang naglalakad kayo dito is nakakimono kayo. Nandito tayo ngayon sa may Nonomiya Jinja. Bali, yung jinja na to is nasa loob siya ng Bamboo Forest. And sa part na to ng Bamboo Forest is merong release ng train. Yung mga rickshaw is meron silang sariling daanan para din siguro hindi sila makasagabal sa mga naglalakad dito sa
pathway. So sa area na to is pwede kayong bumili ng pagkain. May mga sundae, tapos meron ding mochi and yakiniku and marami pa. So bumili ako ng karaage and tikman natin. And bumili din ako ng kani stick or crab stick. So ngayon, try natin itong ice cream and tignan natin kung ano yung lasa ng gold. Wala pala siyang lasa. So pupunta tayo ngayon ng Kiyomizudera and sasakay tayo sa train na to. Ang cute guys kasi maliit lang siya. So ngayon guys, papunta naman tayo sa Kiyomizudera and hindi ko rin alam yung daan papunta dun. So sundan na lang natin mga tao. Mukhang tama na may dinadaanan natin. Medyo nakakapagod. Kasi paakit siya. Konti pa. And yung daan dito papunta sa temple is marami mga stores na pwede kang bumili ng pagkain tsaka ng mga souvenirs. So nandito na tayo ngayon and maraming tao. So pasok tayo sa loob. So kailangan muna nating bumili ng ticket bago makapasok sa temple. And ang isang ticket is 400 yen. So ito yung magandang spot para magpicture and ayan, maraming tao nagpipicture dito ngayon. Tingin ko mas maganda dito magpicture kapag ano na, pag spring. Pababa tayo ng hagdan, so pag namali ka ng isang hakbang, alam mo na. So yun lang yung pinuntahan natin dito sa Kiyomizudera. Medyo mahal yung ticket 400 yen pero sayang naman kasi kung di natin pupuntahan kasi malay-layo pa yung pinanggalingan natin. Bali, ang next naman natin pupuntahan ngayon is yung Starbucks. Maganda yung Starbucks sila dito sa Kyoto kasi makalumang style siya. So balikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa Starbucks. So yung mga souvenir na pagkain kagaya nito is malalaman mo yung nasa loob niya dahil meron silang mga model na ganito. Ayan, para makita mo kung ano mismo yung nasa loob ng box.
kakatapos lang natin sa Starbucks and paglabas natin, umuulan na naman ng snow. Ngayon naman pupunta ako sa Fushimi Inari. And ito guys yung magandang spot na lagi nakikita sa mga postcards. Yung gawin ng pagoda na yan. So guys, lumalakas yung snow. So kailangan natin bilisan. Ang galing dito guys kasi yung poste dito sa station is kakulay din ng mga toll gates sa Fushimi Inari. So bali paglabas ng Fushimi Inari station is makikita mo na yung temple. Simula dito medyo nakakapagod kasi paakyat to. So nandito na tayo guys sa loob ng temple and medyo maliwanag pa. So makakapag-picture pa tayo ng maganda. So simula ngayon medyo papahirap na kasi papaakyat to, parang bundok. Actually bundok talaga siya. So, tignan natin kung hanggang saan tayo makakaakyat. Bali, nakapunta na ako dito. Nung unang beses, ang kasama ko is yung mga kaklase ko nung nagke-kenshu or nagte-training pa ako dito sa Osaka. Mga 5 years ago na rin yun, medyo matagal na. Puntahan na natin yung mga toll gates. Ito guys, nasa likod ko naman yung tinatawag nila na omikuji or yung parang fortune telling or para malaman mo yung kapalaran mo. Bali, dalawang klase yung nandun, isang good luck tsaka isang bad luck. Kapag bad luck is itatali mo yung papel sa isang parang lalagyan dun. And kapag good luck naman is kailangan mo itago yung papel. Ito yung map nung pinakalugar and ngayon nandito tayo. And papaakit yan hanggang dun sa may taas. Then pagkagaling mo sa taas is bababa ka naman dito. Ayan, medyo nakakapagod dyan pero siguro hanggang lang tayo sa gitna, then uwi na rin tayo kasi medyo papadilim na rin. Maganda ngayon kasi konti yung tao kahit Linggo, so pwede mag picture. So nandito tayo ngayon sa loob ng pinaka toll gates. Ayan, madami siya. And dikit-dikit. And isa itong Fushimi Inari sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Kyoto. So guys, maganda din dito kapag gabi kasi may mga lamps dito. Maliwanag naman siya and maganda mag-picture dito kasi wala masyadong tao. So medyo lumalamig na ulit kasi nag-i-snow na naman. So uwi na guys. And babalik na ako ng Namba. So that's it guys. Medyo nakakapagod ngayong araw pero sulit naman. So, thank you guys for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. And see you again on my next vlog. Bye! Kinakabahan ako, pero sabi nila mabait naman tayo mga usapin. Kapag nage natanajun no, nan amu maldo halsuga opseotji. 첫눈에 반한